Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. And for this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit po mas maraming malungkot or malulungkot or galit na mawawala po si Binance na mga Filipino users. And it is based guys ha, sa mga nakita kong post, nakita kong komento, and mga sinishare po nila sa atin about Binance. Kasi syempre guys, no, malapit na nga. Okay, mag-end na po ang February, and yan po yung parang tanning, no, or ultimatum ni SEC for Binance. And I don't know nga kung magkakatotoo man or hindi. Syempre kung hindi, mas okay. Pero kung magkatotoo man, of course, wala tayong magagawa dyan. Sabi ko nga, no? We are obliged talaga to transfer our fund or use other crypto exchanges. But anyway guys, no, bakit? Sabi ko nga, maraming malulungkot or galit na mawawala si Binance. And meron naman tayong mga crypto exchanges. Okay, for example, ayan, Coins.ph, GCash, Paymaya, meron din PDAX. So itong apat na to, ito yung mga kumbaga mas okay gamitin kaysa sa ibang local crypto exchanges. But anyway, bakit mas parang pabor, mas gusto ng mga Filipino users ang Binance kaysa dito sa ating mga local crypto exchanges? So based po, no, sa mga experience, is hindi lang po dahil sa conversion fees. Tawag dito, ang paliwanag kasi ng SEC or ng mga nagsusulong talaga na mawala si Binance dito sa Pilipinas, ang pinaka tawag dito, pinaglalaban nila is like mura daw ang transaction fees po dito kay Binance kasi hindi po ito registered ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang lisensya. So, wala pong binabayaran si Binance. Unlike dito sa mga local crypto exchanges natin, nagbabayad daw to ng malaki. Kaya, it's normal na may transaction fees talaga or mas mataas yung kaltas or transaction fees once na ito yung ginamit mo sa pag-buy and sell ng cryptocurrencies. Which is tama naman talaga. No? May rason naman po talaga si SEC para sabihin po yon. Kasi nga, siguro, dahil nga walang binabayaran si Binance dito sa Pilipinas, kaya nga ganun, mura ang transaction fees. But, itong si Binance, actually, may lisensya naman ito sa ibang bansa. Actually, maraming bansa nga na lisensyado na itong si Binance. Pero bakit still mura pa rin yung transaction fees? So that is the first question, di ba? Kasi yung pinaglalaban nila is mura si Binance kasi hindi lisensyado dito sa Pilipinas. Eh bakit still mura pa rin naman ang transaction fees nila kahit na lisensyado sila sa ibang bansa? Ibig sabihin, mas malaki pa rin ang binabayaran ni Binance kaysa dito sa mga local crypto exchanges natin. For example na lang ngayon, di ba? $1 billion ang binayaran ni Binance, but still, yung transaction fees nila napakamura pa rin. So, hindi sila nagbabago. Okay? Kumbaga, hindi pwedeng ipaglaban, I think for me, hindi pwedeng ipaglaban ng SEC na mura ang mahal ang transaction fees dito sa mga local crypto exchanges natin dahil may lisensya. Okay? Bukod doon guys, so bukod doon, hindi lang naman transaction fees ang kinakaayawan ng mga Filipino users. Okay? Hindi lang transaction fees ha, sa mga local crypto exchanges natin. Okay? Actually, hindi po yun yung pinaka talagang concern ng mga Filipino users. Ang pinaka concern po ng Filipino users dito sa mga local crypto exchanges natin, yung services po nila. Okay, imagine that, sino ba naman ang gusto mag-trade sa mga local crypto exchanges natin na panay maintenance? Okay, syempre pag maintenance, hindi mo ma-open yung application mo. Bigla-bigla na lang ng ba-block ng account. Tapos, pahirapan pa para makuha mo yung fund mo. Ang dami-daming kung anong hinihingi. Okay, so sino gusto gamitin niyan? Bukod dyan, itong mga local crypto exchanges natin, may mga problema sila sa pag-exchange ng crypto. Kasi minsan, kapag mataas na yung presyo, gusto mo siyang ibenta, hindi mo siya mabenta. Kasi parang naglalag or nagkakaroon ng glitch sa kanilang crypto exchanges. Ito mismo guys, experience ko ito ha. And marami naka-experience yan na iba rin. So, hopefully guys, no? Kung gusto talaga yung isulong ng SEC, yung ating mga local crypto exchanges or ng BSP, sana
improve, no? Improve yung services, ilas sana ang maintenance, kasi I think magastos talaga sila dahil sa maintenance. Pero siguro lagi maintenance kasi nga poor ang services na kanilang mga IT. So parang ganun. And because of the maintenance, nakakakon talaga yun, pero wisyo talaga yun. So madaming nade-disappoint dito sa mga local crypto exchanges natin. That is why, kahit alam ng mga Pilipino na si Binance is not licensed here in Philippines, still, they chose, no? They chose to use Binance because of the service, not because of transaction fees. Not only because of transaction fees, because of the services and offer. Kaya syempre kasama na yung offer. Marami kasing mga offer dito kay Binance. And I think ha, 1 out of 10, 1 to 10, I think isa lang ang magre-reklamo kay Binance. 9 ay sigurado pabor kay Binance. That is why maraming malulungkot talaga or galit na mawawala si Binance dito sa Pilipinas. But anyway, kung mawawala man siya, ulitin ko, wala tayong magagawa. Okay, kasi syempre batas yan dito sa atin sa Pilipinas. But sana nga itong mga local crypto exchanges po natin ay pagandahin po yung serbisyo o yung offer po nila. Para naman ay matuwa po yung mga Pilipino, tangkalikin po sila. Alright, so ito lang gusto kong i-share guys. So puli nagkaroon ko ng idea. I don't know guys, no, kung ano po yung mga komento nyo, you can comment sa comment section para makatulong po tayo sa iba. Yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.